Mga kapuso, Humina at naging low pressure area na ang Bagyong Auring. Muli itong namataan sa dagat sa Rapu-Rapu, Albay. Sabi ng PAGASA, patuloy itong kikilos palapit sa Albay. Magdudulot pa rin ng LPA at amihan na hanggang malalakas na ulan sa Central at Southern Luzon kasama ng NCR pati sa Northern Samar tulad ng naranasan sa Legazpi, Albay. Aprobado na ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ng COVID-19 vaccine na Sinovac ng China. Ayon sa FDA, pasado sa WHO ang 65.3 hanggang 91.2% efficacy nito. 50.4% naman ang efficacy nito sa health workers na exposed sa COVID. Kaya hindi raw ito pinakaligtas na bakuna para sa kanila. Dahil dito, sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, magbabago ang priority list ng vaccination. Uunahin ang bakunahan ng militar, sunod ang health workers at mahihirap. Posible ngayong linggo ang dating sa bansa ng Sinovac vaccine. Naka-heightened alert ang Bureau of Quarantine at Department of Agriculture matapos ma-infect ng H5N8 bird flu ang ilang taga-Russia. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, pinaigting na ng mga ahensya ang border surveillance at control pati na ang surveillance ng animal health sa bansa. Nakita ang H5N8 sa 7 trabahador ng poultry plant sa Russia. Ito ang unang kaso ng paglipat ng virus strain sa tao mula sa mga ibon. Sabi ni Duque, kabilang sa mga sintomas ng bird flu, ang lagnat, ubo, sore throat at pananakitang tiyan. Ako po si JP Soriano, buong puso para sa Pilipino.